Magandang araw mga bata. Ako si Ginang May A. Trinidad, ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Ang ating aralin ay performs order of operations involving addition and subtractions of three single digit numbers. Bago natin talakayin ang ating aralin, ay balikan muna natin ang mga bahagi ng addition at subtraction at ang paraan kung paano ito masasagutan. Sa addition, ito ay binubuo ng mga addends o mga numero na pinagsasama or ina-add. Ang sagot naman sa addition ay tinatawag na sum. Paano ang paraan para makuha ang sagot dito? Maaari mong gawin or i-add ng pahiga or horizontal ang mga numero. Or maaari ring patayo or vertical. Sa subtraction naman, ito ay binubuo ng minuend o mga numbers o numero na binabawasan. Subtrahend, ito ay mga numero o numbers na ibabawas. At difference, ito ay mga numero o numbers na natira. Katulad ng addition, ang subtraction ay maaaring sagutan ng pahiga or horizontal at patayo o vertical. Narito ang isang sitwasyon. Si Ana ay may 5 mansanas at 3 pongkan. Binigyan pa siya ng kanyang lola ng 2 pang mangga. Ilan lahat ang prutas ni Ana? Narito naman ang ilan sa mga tanong tungkol sa sitwasyon. Sino ang may prutas? Tama, ito ay si Ana. Ano-ano ang mga prutas ni Ana? Magaling! Ito ay ang mga mansanas, pongkan, at mangga. Ilan lahat ang prutas ni Ana? Tama! Ito ay 10. Para mas maintindihan natin kung paano nakuha ang sagot sa sitwasyon, ay ating tingnan ang ilustrasyon. Una ay pinagsama ang unang 2 bilang or addends. Pagkatapos, makuha ang sum o total nito, ay idagdag naman ito sa kasunod na bilang. Narito pa ang isang halimbawa ng isang sitwasyon. Si Dina ay may 6 na pulang laso at 9 na dilaw na laso. Pinigay niya ang 3 sa kanyang bunsong kapatid. Ilan lahat ang laso na naiwan kay Dina? Ito ang ilan sa mga tanong patungkol sa sitwasyon. Ilan lahat ang laso ni Dina? Tama, ito ay 15. Ilan ang ibinigay niya
sa kanyang bunsong kapatid. Tama, 3. Ilan ang natira kay Dina? Magaling, ito ay 12. Ating tandaan mga bata, sa pagsasagot ng orders of operation involving addition and subtraction, unahing pagsamahin ang mga bilang na nasa addition, isunod ang nasa subtraction, or ibawas ito sa sum o sagot ng unang dalawang digit o bilang. O mga bata, naintindihan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay maaari nyong balikan ang ating aralin na nakasulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati ko kayo. Maaari nyo nang sagutan ang mga pagsasanay na nakasulat sa inyong module. Good luck!